Magandang umaga, mga idol. Ito na nga at magluluto tayo ng kebab na chicken breast. Ito at nasa grill pan tayo. Naglagay tayo ng konting olive oil. Pagkatapos, ito na chicken breast kebabs. Yan, gigrill natin. Ayan po, mga bossing, oh. Sarap niya. Ano siya? May lasis yung konting herbs. Tapos, basta masarap siya, malambot. Tapos, talagang purong-purong laman. Kasi nga, pitso ng manok ito. Yan, na ginawang kebabs. Ooh. Sarap ng ulam na to. Ayan, dire-diretso lang natin grill, mga bossing. Ito na nga, luto na siya. Ayan, ang bango na. Maumoy mo talaga yung bango. Ooh. Sarap nito. Ayan, balibalik ta rin. At ang isusunod naman nating lutuin dito ay yung munggo. Ay, ito na nga, ginis ako ng spare ribs. Ayan, at ilalagay na muna natin ang kebab sa plato dahil luto na. Habang nagigisa tayo ng munggo, ginigisa natin ang spare ribs. Ayan. Ayan na, nilagay natin sa lamesa. May cake pa yan at nang mag-golden brown na ang ating spare ribs. Ayan, dalagay na natin ang munggo. Ayan. Pagkatapos natin nilagay ang munggo, mga bossing, halu-haluin lang natin. Ayan. Ooh. Nakikita ko na, sarap nito. Ayan, kumukulo na, lagyan na natin ng tubig. At hayaan natin siyang lumambot dyan. Sunod na natin itong malunggay, himayin, ayan. Tapos, ilagay natin ang gata at saka suka at itong paginahinimay. Bawang, luya, sibuyas. Pero dapat maraming sibuyas, pero naubusan ako ng sibuyas. Kaya po, tila pang nilagay nating sibuyas dito. Ayan, olive oil. Ayan na, pag mainit na, lagay na natin ang bawang. Ayan. Bawang. Pagkatapos, ilagay natin ang luya pagka golden brown na ang bawang. At ang sibuyas na kakaunti at pinagkasya lang natin. Pero mas masarap dito pag maraming sibuyas, mga bossy. Lagay na natin ang flake, stingray, ho. Pagi na hinimay, ayan. Gisa-gisa lang natin, mga bossing. Lagay natin ang suka. Ayan. Kunting suka lang, mga bossing. Ayan, patakan nyo lang. Tapos lagay natin tong gata na nasa lata. Pero mas masarap, bossing, yung gata talaga. Na fresh from buho. Ayan. From nuke pala. Sorry, mga bossing. Pagkakulo na, mga bossing, at luto-luto na, ilagay na natin ang pamintang duruag. Ayan, budburan lang natin ang paminta, mga bossing, asin, konti. Ayan, at sakta pagluto-luto na, lagay na ang malunggay. Ayan, sarap at medyo tuyo-tuyo na ang gata. Ibig sabihin, malapit na siyang maluto, mga bossing. Lagyan natin ang sili, hindi mawawala yan sa mga Bicolano. At konting asukal, mga bossing, kapag medyo na parami ang suka para maglaban ang tamis at asim, mga bossing, ay na humuhulu-hulu na. Isunod na natin dito ay ilagay natin sa plato, mga bossing. Ayan, dalawa na ang naluto natin, yung kebab at saka itong ginataang pagi o kinunot, mga bossing. Ito na, at may sire, sarap. At balik tayo sa munggo. Ayan, malambot na ang munggo, mga bossing. Hindi mawawala ang chicharon. Lagyan ang chicharon, mga bossing, ang munggo. Tapos meron akong nakita sa rep ng mga gulay. Lagyan natin ang asin, mga bossing. Ang nakita kong gulay ay okra at repolyo. Pwede na to. Minsan nga nilalagyan pa to ng kalabasa at alok, mga bossing. Ayan, lagyan natin ang okra at lagyan natin yung repolyo. Ang sarap nito, boom. Ang sarap nito, paborito ko tong munggo, mga bossing. At pagkatapos, may sunod natin itong mag-isa tayo ng bawang at sibuyas na namang konti at pinagkatasya lang. Dahil susunod natin ang giniling, mga bossing. Itong giniling na to ay ating isote o gisa-gisa at lagyan na ng tomato sauce. Wala tayong tomato sauce kaya itong nilagay lang natin ay pang spaghetti. Filipino tomato sauce, lagyan ng 4 cubes, mga bossing. Ayan, at yun na. Gisa-gisa lang. Masarap ang kalalabasan ito, mga bossing. Pang ulam na. Lagyan ng konting tubig
Ayan, lagyan ng tubig. At syempre, di mawawala ang sinaing o ang kanin. Magsaing tayo at baka tayo makalimot. Mahirap kumain ng walang kanin. Alam mo naman mga Pilipino, mga bossing, dapat laging mayroong kanin. At pag mayroong ulam at barikan natin ang giniling, lagyan ng laurel, lagyan ng paminta, mga bossing. Ayan ha, lagyan ng asin, lagyan ng mga gulay. Aruy, ito na ha, at lagyan ng sili pa rin. Dahil Bicolano tayo, i-plating na natin mga bossing. Ito na, napakasarap nito mga bossing. At maya maya, pagkain na tayo mga bossing. Dahil luto na, hindi mawawala ang kalamansi at sili at toyo para sa sausawa ng inihaw o kebab. Naku po, eto na ang kinunot. Aray, ang sarap-sarap mga bossing. May silimahal ang halang o manganghal. Eto na ang munggo. Huhuu at gidiling. O tara, ano pang hinihintay nyo? Kain na mga bossing. Tapos meron tayong mainit na kanin at munggo. O ang sarap-sarap kumain. Talaga ang sarap maging Pilipino mga bossing. Alright, thank you sa panunood. Bye-bye!